Magandang araw po sa inyo, mga idol, mga best friend, mga boss. At sa pagkakataong ito ay nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nag-request na magkaroon ng lesson 5, ang welding lesson natin. Ano, naisip ko, tama, lagyan natin ng mga tips ng pagka-cut ng bakal. Kasi alam niyo po, ang cutter, yan po ay katandem ng welder. Sa ibang mga company'ng malalaki, iba yung cutter kaysa sa welder. Pero at the same time, mas maganda, marunong ka mag-cut, marunong ka mag-weld. Diba? Kasi kung welding ka lang, hindi ka marunong mag-cut, mahirapan ka. Okay, papakita po natin sa inyo ang iba-ibang tips kung paano mag-cut ng mga tubo. Gaya nito. Ito, ipapakita ko po sa inyo ang pagkakwadrado. Halimbawa, ito, ganoon pa ito. Hindi, lalagyan mo rito. Guhitan mo rito. Ito yung top. Ano? Halimbawa, yan yung kailangan mong gawin pa L. Dapat pa ganito siya. Ganito gawin natin. Ito oh. Yung ating eskwala, no? Doon din sa kabila. Wala dyan. Patantayin natin to. At yan ang ating lalagariin. Sa paglalagari po, huwag natin kalimutan gumamit ng sheets. Ha? Paggagamit tayo ng sander, huwag mong kakalimutan gumamit ng clear sheets or glass. Eyeglass, okay? At earplug, okay? Kasi pagka wala kang earplug, pagka nagtatrabaho ka, gumagamit ka sander, pansinin yung napakaingat. Wala pa sa bakal niya, napakaingay na. Pansin niyo. Diba? Napakaingay. Kaya ngayon, kasama yung takot, lalo na pag baguhan ka, matatakot ka sa ingay. Bothered ka, hindi ka nakakapag-concentrate. At saka nakakapagod. Pero pag nasanay po kayo, kasi minsan hindi nasasanay, sasabihin ng iba, eh hindi ako sanay dyan. Ayoko nyan, okay na to sa akin, wala. Walang earplug. Pero pag nasanay ka na naka-earplug, makikita mo, hindi ka masyadong pagod. At tapos may buong araw, nag-welding ka, nag-cut ka, hindi ka masyadong pagod. Pero pagka wala kang earplug, exhausted ka. Nasyado kang pagod, okay? So, pag maghiwa ka rin para hindi masira ang iyong damit, huwag mong kakalimutan magsuot nito, okay? Kasi magagalit ang... Pagka may misis ka na, may asawa ka, magagalit ang asawa mo dahil puro sira ang damit mo. Natatalsikan ng mga bakal o ng mga baga. Yan. Ito, wag natin itatapon yan. Itong inalis natin, wag natin itatapon yan, okay? Kasi itatabi nyo lagi yan. Sa isang lugar na syempre hindi makakasakit. Magagamit natin yan balang araw, okay? Kung makikita nyo, malaki ang butas.
Yung mga ganyan, pwede nyo pong gamitan yan ng welding rod din. So, ang martilyo, pukpukan nyo lang. Nang mawala yung kanyang pulbura. Okay. Sander natin. Ngayon, kung ayaw mo naman yan at ayaw mo nang may parang patulis, pwede yan. Ganito ang gagawin natin. Ganito naman yun. Halimbawa, ito yung tubo mo, no? Dito, kailangan mong, ano, pa-L. So, ganito natin. Natatandaan nyo yung sinabi ko na yung pinagputulan natin kanina, huwag natin itatapon. Ito yun, no? Yan ngayon ang ilalagay natin dito. Yan. Paano yan? Pabuwasan mo lang yan, ipipit mo. Paano yun? Ito, o. Oh. Mula rito, ilapat mo siya dyan. Okay, yan na, diba? Tsaka mo siya guhitan. Markahan mo siya hanggang saan. Doon natin siya puputulin, okay? Yan, kung makikita nyo, malaki yung awang niya, di ba? Malaki yung... Ito natin. Kung makikita nyo, malaki yung butas niya, di ba? Gamitan nyo nito. Itong welding rod na to na ating tinanggalan ng parang pulbura, ng plaque. Yun ang itagpin natin, okay? Ngayon, ito pa ang isang paraan. Halimbawa, dito ka kailangan gumawa ng pa-L. Dito, halimbawa, sulatan natin, ha? Halimbawa, dito ka kailangan gumawa ng pa-L dito. Ayan. Ang kailangan natin gawin, kumuha ka ng bilog. Ito, ito, pwede ito. O, ito, anumang bilog meron ka, ito, pwede na ito. Yan. Ito, dapat, andito yung pa-L, diba? Kaya natin ginuhitan niya, andito yung pa-L. So, dito ka tatabas, pabalik. Ito yun. Yan. Itapat mo rito, at itapat mo ron. Kung saan siya abot. Tandaan mo to.
Bali, tapat mo to ron, doon sa guhit mo, tsaka doon sa kabila. Tanda natin, para hindi ka hindi maiba. Ayan. Okay. Ngayon, susukat tayo ngayon neto. Kailangan ito. Ito, hanggang doon, susukatin mo. Kuha ka ng papel. Ito. Sukatin mo rito. Yan ha. Yung papel, yung ano natin. At saka, kailangan makita mo yung ano eh. Yan. So, yan ha. Yan. At, yung pa-curve na yon kung hanggang saan siya. Okay. Ito. Tiklopin ko. Yan, ito nakatiklop na to. Yun ang haba niya. Ngayon, ito nakatiklop na to. Yan ang ating batayan ng haba ng ating puputulin. Ganito yun. So, yan ha. Dito ka ngayon mag, ano, magtanda. Ang ginagamit ko talaga ay blade o cutter para mas manipis ang kanyang palatandaan pagka hiniwa mo, saktong-sakto. Pero para makita nyo, hindi nyo kasi makikita eh, kaya gagamitan natin ng pentel pen. Yan. At ito, ito ang detalye to. Ito, hihiwain mo yung ganyan. Okay? Ito, tatanggalin natin to. Ito. At ito. Pero ito, hihiwain natin ganyan, diretso. Okay? Ito, hindi natin tatanggalin. Okay? Hiwain natin. Alam nyo po, ang parang ng paghihiwa naman ito, kung mo yan ay pa-curve, maganda dyan ay yung ating cutting dish na maliit. Kaya, ang payo ko po, pagka, halimbawa, marami na kayong pinuputol, tapos, maliit na yung cutting dish nyo, tinatapon nyo na agad, huwag nyo yung tatapon. Kailangan natin yan. Mas maganda yung gamitin sa mga pa-curve, okay? Thank you.
At yan po muna ang ating may babahagi dito sa ating welding lesson 5. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo sa ating channel. At paki-click na rin po ang ating notification bell for more videos to come. Salamat po.